At para sagutin ang iba pang isyong kinakaharap niya, kasama natin ngayon ang bagong talagang Comelec Commissioner Grace Padaca. Magandang umaga po at congratulations, Commissioner Padaca. Thank you, Howie. So, nagulat ba kayo na ginawa kayong, in-appoint kayong Comelec Commissioner? May mga umaasa kasing tatakbo kayo sa eleksyon, no? And this is quite a different role from being a candidate. Oo, Howie. A month before this, sinasabi ko na yung equation sa akin ay 40-40-20. 40% to run for governor, 40% for senator, and 20% retirement. And then, 3 weeks ago, nabanggit sa akin ito, itong Comelec. And then sabi ko, sandali lang. Ganon, parang, kasi dito nakaripas na 3 taon, Howie, may mga nagtatanong, oh, ba't wala ka sa posisyon? Tapos na yung 1 year ban, ganyan. Pero kung merong nagsasuggest ng posisyon, parang, hindi ko naman feel, parang ganyan, pilit. At saka, after all, hindi ko naman inasahan na mabigyan ako ng position just because we helped President Noynoy. Pero nung sinabing Comelec, nagka-interest ako dahil alam ng aking mga kasama sa kaya natin, alam ng mga bata kung kanino kami nag-speech, na lagi kong sinasabi, more than agriculture, or issues on women and people with disability, ang number one sa akin, electoral reforms. Okay, but this role, dapat ay non-partisan, no? Throughout your career, partisan kayo. Bago kayo naging gobernador, kayo ay isang very opinionated broadcaster sa probinsya, sa Isabela, no? That's a very different kind of role, no? Ngayon, Comelec Commissioner na kayo, na dapat para kayong referee. Referee kayo ngayon sa mga electoral battles. Hindi na kayo player, no? Referee na kayo. So, gaano kalaking adjustment ba to para sa katulad ninyo? I think medyo malaki. That will be one of the challenges. Kasi talagang vocal ako. Kung meron akong gustong sabihin, sasabihin ko kahit sinong masaktan. Pati ngayong hindi ko pagpapiansa. Yung sabihin ko, pag inaresto ako, magsasalita ako tungkol sa judicial system na to. Kasi hindi dapat inililihim. Pero ngayon, I will have to really adjust. Kahapon nga may nagsabi na yung sinabi ko daw na kung kasama mo si Secretary Mara at si Presidente Aquino, how will you go wrong? Parang ganun. Sandali lang, Comelec Commissioner ka na. So, kasi they're leaders of the Liberal Party na may mga kandidato rin sa eleksyon. So, in effect, that was a partisan statement. Yes, so that's why I really have to be more cautious now. It's still the grace in me. Kaya nga, so you acknowledge naman na mali yun? Oo. For 2.5 days, Howie, hindi pa ako nagpapa-interview kasi parang ini-internalize ko pa yung ganun. It will really be a big adjustment. Halimbawa, lalo na yung lalawigan ko ng Isabela, automatic sa akin pag Isabela, magsasalita ako. Pagtatanggol ko sila, babatikusin ko yung nangaapi sa kanila. Pero ngayon, yun ang magiging malaking struggle ko sa bagay na ito. Even with kaya natin, di ba? Kasi there are also politicians and candidates there. But remember also, Howie, that as a broadcaster, yes, I was very opinionated, but only after weighing issues. Hearing the two sides of a story and being you fair. You try to be fair. Being fair and neutral. Ang dami, araw-araw kang matetest niyan, di ba? Sa lahat ng ini-interview mo, sa lahat ng komentaryo mo. And even when I was governor, ayaw sa akin nung una ng mga mayor at ng mga barangay kapitan dahil kakampi sila ng kabila. Pero napatunayan ko sa kanila that I can be objective. As a matter of fact, one of the brothers of the dynasty would come to my office and also ask for help as a barangay captain. This is the D dynasty, yes. Yung kalaban niyo sa politika. No? So I could be very objective. Importante dyan yung ebidensya, yung facts. Okay, may complication ng konti itong inyong appointment, no? Because you're facing a case sa Sandigan Bayan. And then there was an arrest warrant. And then si Pangulo mismo yung nagpiansa sa inyo, no? Of course, that's been criticized in the last couple of days. Bakit nyo tinanggap yung itong pera galing sa Pangulo? Yung pong alok na yon ay nangyari hindi lamang po ngayon na in-appoint nila akong Comelec Commissioner, kundi nangyari po 4 months ago. Noong pong unang nailabas... Sinabi na niya na siya nang bahala doon sa inyong bail. Yes, and it was relayed through Secretary Jesse Robredo. Kasi it was Secretary Jess that I would update. Kasi sabi ko, Sec. Jesse, huwag kang magugulat ha.
dahil pag inaresto ako, magpapa-aresto ako, sabi ko. And then, true enough, nung meron na po yung warrant of arrest, o oh, nandyan na Sec. Jesse. And then, in-update niya pala, or in-inform niya si Presidente sa balak ko. At ang sabi niya na kung umabot man si Grace na magpipiyansa siya, ako ang magbibigay ng kanyang piyansa. Eh, hindi naman ako nagpiyansa nitong mga nakalipas na 4 na buwan eh. Kailangan ko na lang magpiyansa ngayon because, well, there's that Comelec appointment. Magiging distraction naman yun, Howie. Hindi ko naman ma-imagine na nasa Comelec ako. You cannot perform that role, yes, if you're facing this case in jail. No? That's true. And piyansa lang naman. I would be, parang yung just the mere fact na may darating na pulis, aarestuhin ka, I can easily post bail and go out. Kaya lang, makaka-distract pa sa Comelec issues eh. Pangalawa, just last week, I was updated by my lawyer na after 4 months, hindi pa nagko-comment yung kabilang panig sa aming certiorari sa Supreme Court. 4 na buwan na hindi kumikilos. So, kung, hindi ito kasalanan ng Supreme Court, kundi pa-extend ng pa-extend yung kabila. So, kung ganito lagi, 4 months is too long. Okay, just for context, no, malversation case to na noon pa sa anong 2007 bago mag-election nung governor pa kayo ng Isabela, and this has to do with provincial funds that were allocated to an NGO for managing a multi-million peso credit facility that supposedly did not go through public bidding. So pakipaliwanag lang why this is not an anomaly and why you shouldn't be charged with malversation. Ang issue po nila, walang public bidding. Pero ang paliwanag po namin dyan, hindi naman yun kasi kontrata na bibili kami o kaya ay mag-engage kami ng services. Yun pa ay isang agreement, memorandum of agreement, na bago ko po pinasok ay nagpaalam ako, humingi ako ng authority sa Sangguniang Panlalawigan. Ibinigay nila yon. Pagkatapos mapirmahan yung MOA with the NGO, ni-ratify pa ng Sangguniang Panlalawigan. It went through the process, Howie. Kaya lang, nung dinemandan nila, ako lang, hindi nila dinemanda yung Vice Governor, yung Sangguniang Panlalawigan, nakasama kong nag-desisyon dito. Obvious ba na ako lang yung gusto nilang tirahin dito? Because it was few months before the 2007 elections. Maaring ayaw nila akong makatut two times. Parang siguro, tsamba ka lang sa first time. Wala kang karapatang mag-second time. So, may COA case, may ombudsman case. Sabay-sabay yan, by somebody named Santiago Respicio, na congressman for the longest time doon, at political ally for the longest time of my opponents. So, hindi ba ito maging distraction sa inyo? Napaka-importante ngayon yung inyong role bilang Comelec Commissioner. May abogado naman, Howie. Okay, so they'll take care of that. Oo. So, anong priorities nyo bilang Comelec Commissioner? Well, people do not need siguro yung mga creative reforms na kung ano-ano pa. Meron bang ng election code na matagal nang nandyan, pero bakit may vote buying pa rin? Bakit may terrorism pa rin? Napalala ng palala. So nandyan na eh, may batas na. Siguro kung just a matter kung of meron enforcing. Man, i-implement siya. Kung may power ka, gamitin mo yung power to implement the law. Okay, a big job. Maraming salamat. Comelec Commissioner Grace Padaca.